Dumating na nga ang mystery man ng Barangay Ginebra na si Tony Bishop para maging interim import ng koponan sa PBA Commissioner's Cup. Si Bishop ang naging panakip-butas ng Ginebra dahil sa pagkawala ni Justin Brownlee. Inaasahan kasi na sa susunod na linggo ay lalabas na ang sintensya ng FIBA kay JB matapos itong magpositibo sa cannabis o marijuana matapos masungkit ng gilas ang gintong medalya sa Asian Games. Ang halimaw na import na si Bishop ay naglaro para sa Meralco Bolts noong 2021 Governor's Cup kung saan binitbit niya patungo sa finals ang Bolts. Nabalita pa nga na tumanggap siya ng bonus kay MVP na nagkakahalaga ng $50,000 dahil naitawid niya sa finals ang koponan. Hindi lang siya pinalad na makapagkampiyon sa komperensyang iyon dahil nakaharap niya ang Never Say Die team na Ginebra, kung saan pinamumunuan nga ito ng pinalitan niyang import na si Justin Brownlee. Napakasolido ang naging performance ni Tony Bishop nung panahon na yon, kung saan nag-average siya ng 28 points and 13 rebounds per game. Ayon nga kay Coach Tim Cohn, napaka-versatile na player ni Bishop na halos kaparehas lang ng galaw ni Justin Brownlee. Sabi pa nga ni Cohn, si Bishop nga ang nagpahirap sa kanila nung nakalaban nila ang Meralco sa finals. Maswerte na nga lang daw at nahabol pa nila si Tony dahil patungo na sana ito sa Mexico para doon maglaro ng basketball. 13 years na nga din siyang naglalaro sa iba't ibang liga sa buong mundo kaya napakalaki ng advantage na ito para sa Ginebra. Ang problema lang ay may katandaan na din si Bishop sa edad na 34 kaya inaasahan na hindi siya pupwersahin ni Tim Cohn sa buong laro. Pero dahil nga interim import lang si Tony Bishop ay malaki pa din ang posibilidad na bitawan siya ng Ginebra sakaling magkaroon ng mababang sintensya si Brownlee at makahabol pa sa Commissioner's Cup. Madami din ang umaasa na mapapababa ang parusa kay Brownlee na hindi hihigit sa isang buwan. Samantala, hindi nagustuhan ng mga Ginebra diehard fans ang pagpili ni Maverick Ahanmisi ng jersey number na kanyang gagamitin sa koponan dahil may nagmamay-ari na daw nito. Ayon nga kay Ahanmisi, madami daw ang nagtaas ng kilay sa kanya dahil nais niya sanang gamitin na numero ang number 30 o di kaya ang number 13. Ang number 30 ay pag-aari ni Eric Meng, kung saan naglaro siya sa Ginebra ng isang dekada mula 2001 hanggang 2012. Habang ang jersey number na 13 naman ay pag-aari dati ni JJ Helterbrand. Ang dalawang player na ito ay hindi pa nagawaran ng Ginebra ng jersey retirement kaya may karapatan pa sana ang mga bagong player ng Ginebra na gamitin ang dalawang numerong yun. Pero dahil nga respeto na din sa dalawang PBA legend ay hindi na niya ginamit pa ito at sa halip nga ay jersey number 0 na lang ang pinili niya. Si Ahanmisi ang posibleng pumalit sa posisyon na iiwanan ni L.A. Tenorio kapag ito ay nagretiro na sa basketball. Kagagaling lang sa operasyon ni Tenorio dahil sa colon cancer. Maliban dito, 39 anyos na din si L.A. kaya panigurado na sa susunod na taon ay mag-aanunsyo na ito ng retirement sa basketball. May posibilidad naman na gawin assistant coach si Tenorio ng Ginebra, kagaya ng nangyari kay Chris Ross. Ang SMB point guard ay naatasan bilang playing assistant coach ng Beermen dahil sa leadership na pinakita niya sa koponan. Panigurado na ganito din ang magiging role ni LA kapag nagsimula na ang bagong season ng PBA sa Nobyembre.